Romans chapter 4, starting with verse 18. Ang sabi po dito, umasa or umaasa kahit wala nang pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay, na sapagkat siya'y may 100 taon na noon, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sara, gayon man, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. At lubos na naniwala na kaniyang nakayang gawin ng Diyos ang kaniyang ipinangako. Kaya't ang kaniyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kaniya. Ngayon, hindi lamang dahil sa kaniya isinulat ang salitang sa kaniya'y ibinilang, kundi dahil di naman sa atin na ibibilang sa atin na mga sumasampalataya sa kaniya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Now at this point, let us just have a brief review or an overall or an aerial view of the epistle to the Romans as a whole. The overall theme of the epistle to the Romans is justification by faith and other essential Christian doctrines. Starting with verse 16 of chapter 1, the Apostle Paul tells us that he is not ashamed of the gospel, because it is the power of God unto salvation to those who believe. And then Paul goes on to expound what this gospel is all about. It tells us about the wrath of God, ang puot ng Diyos. And there is no difference between Jews and Gentiles. Both are under the wrath of God. For the Gentiles, they cannot appeal to their ignorance. They know the Word of God. They know the existence of God. They are without excuse. What about the Jews? It's the same. How much more the Jews? They have the law of God, the Ten Commandments, but they ignored the law of God. They cannot claim superiority, because they also violated the law of God. There's no difference between the Jews and the Gentiles. Both are under God's wrath and condemnation. And in chapter 3, the Apostle Paul demolished the objections of the Jews about circumcision, about the law, about good works. And the Apostle Paul declared with all clarity that justification in the sight of God is not a result of anything that we have done. It's not according to our own righteousness, but it's according to the righteousness, or it is based on the righteousness of Christ. Justification is by faith in Christ alone, in His atoning work, in His grace, in His propitiatory work at the cross of Calvary. Now, another Jewish objection that demolished the Apostle Paul: what about Abraham and David and the saints of the Old Testament? What about them? If you insist that justification is by faith alone, what about the people of the Old Testament? Well, the Apostle Paul demolished that objection by saying that even Abraham was justified not by circumcision, not by works, but by faith in the promise of God. Kailan ba tinuli si Abraham? After he was justified or before he was justified? Abraham was circumcised 15 years after he was justified.
So justification was not the result of Abraham's circumcision. It's the other way around. He was circumcised as a token that he was already justified. What about the law? Now, Abraham was not justified by the law because the law was given 430 years after Abraham's justification. So that Abraham is both the father of the circumcised as well as the uncircumcised. He is the father of faith, both to those under the law and to those who did not have the law, the Gentiles. So nakita din po natin last Sunday sa ating pag-aaral that Abraham was already 100 years old and Sarah was already 90 years old. But in the sight of God, childless as Abraham was, he was called the father of many nations. Hindi pa yun nangyari. But according to God, it's already a done deal because God has the power to make something out of nothing. That's the message last Sunday. And Abraham responded in faith. And if you will read verse 21 of Romans chapter 4, please turn there. If you will read verse 21. Verse 20. Ang pananampalataya dito ay active na kumikilos. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya. That is really true. It's the active work of faith. Pinalakas siya ng pananampalataya. Faith is working within Abraham. It's the work of faith. Pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. So Abraham is also active. Abraham is active in glorifying God. But faith is also active in strengthening Abraham. Kaya yun po ang pag-aaral natin sa umagang ito. Ano ba ang katangian ng pananampalataya? Dahil ang pananampalataya ay isa sa mga abused words sa ating kapanahunan ngayon. Basta magtiwala ka lang. Kaya mo yan. Oh, yun ang ibig sabihin nila ng pananampalataya. Pagtitiwala sa sarili. Now, kailangang malaman natin at ma-define natin kung ano ba talaga ang katangian ng pananampalataya. Meron pong limang katangian ng pananampalataya. And I hope na sundan ninyo ang limang katangian ng pananampalataya na ito. Tayo po muna ay manalangin at hilingin natin ang tulong ng ating Panginoon. O aming Panginoon, salamat po sa umagang ito. Gusto naming mabigyan ng kalinawan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ano ang katangian ng pananampalatayang nagliligtas? Ano po ang pananampalataya, hindi lang sa aming justification, kundi sa araw-araw naming pamumuhay bilang mga tao ninyo habang hinihintay namin ang inyong pagdating? Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Now, what are the characteristics of faith? From verses 18 hanggang sa 21, or 22, malinaw po ang limang katangian ng pananampalataya na lantad. At sa ating pag-aaral patungkol sa katangian ng pananampalataya, naway i-assess natin, i-evaluate natin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Unang katangian ng pananampalataya. Ang pananampalataya po ay naniniwala sa pangako ng Diyos. Ang pananampalataya ay meron pong batayan. Ang pangako ng Diyos. Faith believes God's word of promise. Ang pananampalataya ay naniniwala sa mga pangako ng ating Panginoon. At ano ba ang pangako ng Panginoon kay Abraham? Well, sinummarize po ito sa verse 18 sa isang maliit na pangungusap or parirala. Ang sabi dito sa verse 18, Romans chapter 4, verse 18, ang sabi dito, ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi.
Ano ang pangako ng Panginoon kay Abraham? It is summarized in that one particular phrase. God promised to Abraham that he will have a multiple progeny, a multiple descendants. Abraham was to have a very large and numerous descendants. And we are transported back to that very dark night when Abraham stood before God alone. At sabi ng Panginoon kay Abraham, bilangin mo ang mga buhangin sa dalampasigan. Bilangin mo ang mga bituin sa langit. No. It's a waste of time. You cannot number them. At sabi ng Panginoon kay Abraham, so shall your descendants be. That's the promise. He was going to have a numerous natural descendants. He was already 100 years old at that time. And Sarah was already 90 years old. But God uttered a very astounding statement. And faith enabled Abraham to believe that. Kung ating basahin ang verse 20, pinalakas ng pananampalataya si Abraham. So ang isang katangian ng pananampalataya ay tumitindig at naniniwala sa pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay magkakaroon siya ng maraming lahi. But you know what? Hindi po limitado sa natural descendant ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Naaalala ninyo ang sinabi ni Apostle Paul sa Galatians 3:16? Hindi lamang po natural descendants ang pangako ng Panginoon kay Abraham. May ipinangako ang Panginoon kay Abraham according to Galatians 3:16. Kabilang pa rin ito sa seed na inexpound ni Paul. At ang sabi dito, ngayon ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi, hindi plural, na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa. Of course, nangako din ang Panginoon na maraming binhi. Diba? Look at the stars, look at the sand. Your descendants will be numerous. But that is not the only promise. Hindi lang yun ang kinapitan ni Abraham. Hindi lang yun ang kanyang sinampalatayanan. Hindi lang. Of course, naniniwala siya. Wala pa siyang anak at that time, magkakaroon siya ng maraming salinlahi. But we are also talking about one particular seed. Tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. Abraham was able to see the promise of the Messiah. Hindi lang ang natural descendant ang kanyang pinaniniwalaan, kundi ang pangako ng binhi, yung Mesiyas na darating. Nakuha po natin? There is one particular seed. The statement of promise was not only about his natural descendants, but also concerning the Lord Jesus Christ. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, merong isang susulpot galing sa iyo, binhi mo, na magiging tagapagligtas at Mesiyas sugo. And Abraham believed in that. At anong patunay na naunawaan ni Abraham yon na merong isang binhi na tagapagligtas? Open to John chapter 8, verse 56. Nakita yon ni Abraham. Nakita ni Abraham. John chapter 8, verse 56. Ang sabi po dito, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. So nakuha natin, Abraham believed in the word of promise. Now, one of the characteristics of faith is to believe in the word of promise. The promise is that Abraham was going to have numerous descendants, but not only that, Abraham was to be the father of the seed, the Messiah, the Lord and Savior. At hindi lang yan, kundi kalakip na din sa pangakong iyan ay ang plano ng Panginoon sa kaligtasan sa pamamagitan ng Mesiyas. When the Lord promised to Abraham about the seed, He also revealed to Abraham the whole plan of salvation through Jesus Christ our Lord. That salvation is not by good works. That salvation is not by works but by the seed.
Not only the Lord Jesus Christ, hindi lang ang seed na si Jesus ang ipinangako, but the way of salvation through the blood of Christ. The propitiation. Nakita yon later, yung inalay na sana si Isaac. Hindi natuloy yung pag-alay kay Isaac. Merong kapalit na tupa. It was a typology. There's the Lamb of God to come from the seed of Abraham, or the seed of Abraham, the Lamb of God, who shall take away the sins of the world. It includes the Son of God after the flesh, of course. But it also includes the whole plan and purpose of salvation. But you know what? Hindi lang yan ang ibig sabihin ng seed. Hindi lang yan ang pangako na si Abraham ay magkaroon ng maraming descendants. Hindi lang ang na si Jesus ay susulpot mula sa lahi ni Abraham, at ang overall plan of salvation, ang pangako pa ng Panginoon at that time na pinaniniwalaan ni Abraham ay magiging ama din siya ng mga hindi tuli, from east, west, north, south, from every tribe, every tongue, and every nation. He was going to be their spiritual father. Hindi niya yon kalahi according to the flesh, pero lahi yon ni Abraham according to the Spirit. At pinaliwanag ni Pablo yon sa Galatians chapter 3, that if you are in Christ, you are a seed of Abraham. Abraham was going to be the father of many nations in a spiritual sense. Through your seed, the whole nations of the earth will be blessed. At kung pag-aralan po natin ang kasaysayan ng Christianity, di ba? Mula sa silangan, kanluran, timog, hilaga, what is majority of the composition of the church? Gentiles. From every tribe, every tongue, and every nation. Natupad ang pangako ng Panginoon kay Abraham. History of Christian church proves that from different tribes and tongues and nations, they come from there. Kaya nga sabi ng Biblia, darating ang panahon na ang lahat ng lahi ay uupong kasama ni Abraham. That's a plain language of the scriptures. So ang unang katangian ng pananampalataya is naniniwala sa pangako ng Diyos. Meron pong batayan ang pananampalataya. Ang pangako ng Diyos is, ikaw ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos, hindi mo kayang iligtas ang sarili, subalit, nilutas ng Panginoon ang ating problema, pinadala niya si Jesucristo upang ibayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ipadanak ang kanyang dugo, at ang kanyang dugo na inalay doon sa krus ng Kalbaryo, enough na upang mahugasan ang lahat ng mga kasalanan mo. And if you believe in Him, you shall not perish but have eternal life. Faith is just resting on God's promise. It is so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word. I just have to believe, Pastor. I don't have to do anything. Hindi na ako gagawa ng mabuti. Gagawa ka ng mabuti as a fruit of your faith. But it's not your good works that saves you. It's the promise of God. It's Jesus Christ that saves you. So ang unang katangian is tumitindig sa pangako ng Diyos. Pangalawa, ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay naniniwala sa pangako ng Diyos as it is. Kahit walang ebidensya, kahit walang nakikita. Faith is believing in the promise of God, not based on evidence, but simply based on the mere statement of God. Abraham had nothing as a basis. Wala, patay na ang kanyang katawan. Di po ba? Si Sarah ay baog na rin ang kanyang bahay bata. He did not have anything as the basis of his faith. The only basis of his faith is the mere word of God. At ito po ang isang kamangha-manghang katangian ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi humihingi ng pruweba. It doesn't ask for proofs. Kaya nga sinasabi ni Jesus na mapalad kayo kung kayo'y nananampalataya kahit wala kayong nakikita.
Nakuha po natin? Faith doesn't ask for proofs. In a sense, it doesn't need them. Faith simply is content. Kontento ang pananampalataya sa salita ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Ulitin ko, kontento ang pananampalataya sa salita ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. The Bible says, Abraham believed in God and it was counted to him as righteousness. Pangatlong katangian ng pananampalataya is, ang pananampalataya ay naniniwala sa pangako ng Diyos base sa simpleng salita ng Diyos sa kabila ng kabaliktarang sirkumstansya. Ulitin ko, ang pananampalataya ay naniniwala sa pangako ng Diyos batay sa simpleng salita ng Diyos kahit walang ebidensya sa kabila ng baliktad na sirkumstansya. Yun ang sinasabi sa English version. If you are holding the English version of the Bible, Abraham hope against hope. Naniniwala si Abraham kahit wala nang pag-asa. We'll read verse 18. Direct yung translation ng Tagalog, no? Pero sa English, ang sinabi ito, in hope against hope. Ibig sabihin, wala nang pag-asa. Romans chapter 4, verse 18. Umaasa kahit wala nang pag-asa. Siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. So, ibig sabihin, ang pananampalataya po, mga kapatid, mga kaibigan, ay ang paniniwala sa pangako ng Diyos. Nakabatay sa simpleng salita ng Diyos kahit walang ebidensya at kahit ang sirkumstansya ay kabaliktaran sa pangako. Kabaliktaran talaga sa pangako. Walang hope. May pag-asa ba si Abraham in the natural sense of the word hope? Wala na. Matanda na. 100 years old. Baliktad. Ang pangako ay baliktad sa present na kalagayan. Nakuha po natin. Baliktad. Ang kalagayan din ni Sarah ay baog na yung kanyang bahay bata. Nangako ang Panginoon ng napaka-marvelous na pangako, baliktad ang sirkumstansya. Pwedeng sabihin ng isang tao, that promise is too good to be true. Naniniwala ka dyan? But faith, that is what faith is all about. It believes in the promise of God based on His mere word, in spite of all the appearances to the contrary. Abraham's own body was dead. Meron pa bang pag-asa doon? Wala na. Nothing. It was a completely hopeless position. Abraham hoped against hope. Nangako siya sa salita ng Diyos. Hindi siya yung tipong sinasabing against hope, he believed hopefully. No. He hoped against hope. So, ano po yung hope ni Abraham? Naniniwala siya, umaasa siya na magkakaroon siya ng maraming lahi. Pangalawa, na ang Mesiyas, huwag natin kalimutan yon, na ang Mesiyas ay darating, ang daan ng kaligtasan ay darating, at ang mga hintil. Huwag natin kalimutan yung substance ng kanyang hope. Kasi ang tendency natin, doon lang tayo mag-focus sa natural na lahi, na dadami. No. Tatlo po yun eh. Ang inaasahan ni Abraham ay tatlo. Ang substance ng kaniyang inaasahan. Magkakaroon siya ng maraming salinlahi. Nangyari yun. At darating yung binhi na tagapagligtas na si Jesu Cristo. At ang daan ng kaligtasan, the overall plan of redemption through the seed. And that Gentiles will become His children spiritually. And it has happened. Abraham believed in this promise in spite of everything. Against hope, believed in hope. Mga kapatid, mga kaibigan, kumusta po ang ating pananampalataya? Kumusta po ang ating paniniwala sa salita ng Diyos? Do we require evidence before we could believe in God? That is not faith. That is not faith. And it's another very important characteristic of faith.
to believe in the promise of God based on His simple word, just to take Him at His word, in spite of the opposite circumstance, opposite sa pangako. At pang-apat na katangian ng pananampalataya is, ang pananampalataya ay naniniwala sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, nakabatay sa simpleng salita ng Diyos kahit walang ebidensya. Kahit na ang kalagayan ay kasalungat o salungat sa pangako, at sa kabila ng mga ito, meron pa ring assurance sa kanyang puso na tiyak na mangyayari ang pangako. Faith has assurance with respect to the promise. Merong katiyakan, blessed assurance, Jesus is mine, verse 21. Romans chapter 4, verse 21. Ang sabi po dito, at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kaniyang ipinangako. One of the characteristics of faith is meron talagang assurance. Kayang gawin ng Diyos ang kaniyang ipinangako. Kayang gawin ng Diyos. In the English version of the Bible, ang sinasabi sa verse 21 is being fully persuaded. Ibig sabihin ng being fully persuaded, assured. May katiyakan. Being fully persuaded. He was strongly convinced of it. In another translation. At ang tunay na pananampalataya ay meron talagang element of assurance. Meron talagang element of certainty. Merong element of confidence. Hindi lang ito umaasa kahit wala ng pag-asa, kundi ito ay kumbinsido na kayang gawin ng Diyos ang kaniyang pangako. At yun po ang sinasabi ng Hebrews chapter 11 verse 1. I hope na by now hindi na natin kailangan pang buklatin ang salitang ito, because this is a very common passage in the Bible. But for the sake of confirmation, because our memory doesn't work at times, Hebrews chapter 11 verse 1, ang sabi dito, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Hindi lang umaasa, kundi tiyak sa inaasahan. Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. At the same language, yung katiyakan na sinasabi sa verse 1, ito din ang the same language sa verse 13, Hebrews 11:13, ang sabi dito, ang lahat ng mga ito ay namatay, yung mga taong binanggit, ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo, diba, hindi naman natupad ang pagdating ng Mesiyas during the time of Abraham, di ba? Namatay na lang si Abraham, hindi pa dumating ang Mesiyas. Oh, pero mula sa malayo, sabi dito, ngunit mula sa malayo ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Ngunit natanaw nila ito mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. So it's the same word. They were fully persuaded kahit hindi pa nila natanggap ang pangako. Pero nakita na nila ito. And they were persuaded and they were convinced, having seen them afar off, and were persuaded. Sila po ay kumbinsido. Now, isang katangian ng pananampalataya is meron pong assurance, meron pong confidence. And if you will study the teaching of faith in the New Testament, it always includes element of assurance. Kaya't ito ay nagdi-differentiate sa tunay na pananampalataya at yung tinatawag na intellectual belief. Intellectual belief requires evidence. Di ba? Intellectual belief requires evidence. Maniniwala tayo kung mayroong ebidensya. Now,
pinagtawanan si Noah ng mga tao kasi may baha na darating pero wala ngang ulan eh sa loob ng 120 years. People required evidence. Pinagtawanan nila si Noah, but Noah believed in the word of God. Yun ang sinabi ng Panginoon kay Tomas. Ang science, intellectual faith, nagre-require ng evidence. To see is to believe. But the Bible says, blessed are those who believe, even though you do not see. At nagdi-distinguish ito sa tunay na pananampalataya sa tinatawag na believism, easy believism. And you know what? Meron ding heresy na uso po nung wala pang year 2000. Ewan ko lang kung ngayon meron pa rin yan. Meron talaga akong preacher na literal talaga niyang sinabi ito. Na ang kanyang itinuro, basta ibigkas mo lang sa bibig mo na Jesus is Lord. But i-chant mo lang sa bibig mo that Jesus is Lord. At ibigkas mo lang sa bibig mo that you are saved. Ikaw ay ligtas. That is heresy. Ang ating pananampalataya is not mere chanting of word intellectually, but it is fully persuaded in the heart that the promise of the gospel is true. Na kahit gaano kaitim ng ating kasalanan, ay nilinis na yon sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. That those who believe in Him shall not perish, but have eternal life. Our faith is not easy believism. It's not intellectual chanting of word, but it's fully persuaded in our heart that the promise of the gospel is true. Of course, ang tunay na mananampalataya ay magpapahayag sa kanilang bibig that Jesus Christ is Lord. Yes! At ang tunay na pananampalataya ay magpapahayag din na sila ay ligtas. But the mere chanting of Jesus is Lord in our mouth and the mere declaring that we are saved does not make us truly believers. Because true faith is based on the full persuasion within that the promise is indeed true. Kaya nga ang pananampalataya ay merong element of knowledge. At dahil merong element of knowledge, he is fully persuaded, fully convinced in his heart na tunay at tiyak yan at mangyayari yan. Faith is the certainty of the things that are not seen. Maraming mga tao initially believer daw. Yung iba nga, lumaki pa sa Bible. But later, nakabasa lang ng mga liberal writings, mga liberal books. Hindi na, nagduda na. At nireject na ang Bible. That's not true faith. That's intellectual faith. And it is a very essential element of faith. Being fully persuaded. And Abraham embraced because he was fully persuaded. At panglima at panghuling katangian ng tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay kumikilos ayon sa pangako. Naniniwala sa pangako ng Diyos base sa simpleng salita ng Diyos. Kahit pa ang kalagayan or ang sirkumstansya ay opposite sa pangako ng Diyos, tiyak na tiyak siya na mangyayari ito at ang kaniyang pananampalatayang tiyak ay kaniyang isinasagawa din. Faith also acts according to the promise. Genesis chapter 17 verse 5. May pangako ang Diyos kay Abraham. Simula ngayon ay hindi na siya tatawaging Abram. Nang ibig sabihin ng Abram ay my father. Kundi ay tatawagin na siyang Abraham, nang ibig sabihin ay a father of many nations. John chapter 17 verse 5. Ang sabi dito, ang pangalan mo ay hindi na tatawaging Abram. Genesis 17 verse 5. Yeah. Tama. Ang pangalan mo ay hindi na tatawaging Abram, kundi Abraham ang magiging pangalan mo sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Well, ano ang nangyari pagkatapos ng sinabi ng Panginoon sa verse 5?
Pinakilala ba ni Abraham ang kanyang sarili as Abraham pa rin? O simula noon, kilala na talaga siya as Abraham? Yes, he proclaimed, he acted upon the promise. Siguro pinagtatawanan, Abraham is a Hebrew word. Abraham means a father of many nations. Hindi ikinahiya ni Abraham. Ay, simula ngayon, mga tauhan, he had 300 soldiers. 300 private armies, Abraham. Oh, 300 private armies. Simula ngayon, wag niyo na akong tawaging Abram, which means my father. Simula ngayon, tawagin niyo na akong Abraham, which means a father of many nations. Siguro, pinagtawanan siya ng 300 soldiers, no? Meron pa siya mga kasambahay. Oh, ngayon, hindi niyo na ako tatawaging ano. Sabi ng Panginoon, tatawagin niyo na akong Abraham. And indeed, Abraham acted upon the promise. He introduced himself as Abraham. And he was known after that as Abraham, even until today. He called himself Abraham and told the others to call him Abraham. He let everybody know that he'd got a new name from God. He acted on it. Kaya nga kung basahin natin ang Hebrews chapter 11 verse 13, hindi lang po kumbinsido sa kanyang kaloob-looban ang pananampalataya, kundi kumikilos din. Hebrews chapter 11 verse 13, ang sabi dito, ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. They were fully persuaded of it and embraced it. They acted upon it. Kanilang ipinahayag. Meron pong work, meron pong bunga, merong pagkilos according to the promise. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. How is your language, fellow believers in the Lord? How is your language? Are you talking about your millions of bank account savings in the bank? Are you talking about your earthly plans? Or majority of your language is, we are only pilgrims and strangers on earth. Everything that we have may simply vanish, but it is well with my soul. Because there is a perfect world after this. They embraced it. They confessed. Abraham believed all this, and his whole life was lived on this assurance. He kept his eye on the Messiah that was to come, and of the way of salvation by grace and the promise of the Gentiles coming in. Yun po ang pananampalataya. Yun ang katangian ng tunay na pananampalataya. Kumusta po ang ating pananampalataya, mga kapatid, mga kaibigan? Well, dumako na tayo sa mga aplikasyon. Papaanong napalakas si Abraham sa kanyang pananampalataya? Dahil ang sinabi talaga sa verse 20, pinalakas siya ng pananampalataya. Faith is active. It's not passive. Faith is really active. It is so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word. Well, faith is something that makes a man strong. Abraham was strengthened by faith. Negatively, ano ang sinabi ng verse 19? Tiningnan ba ni Abraham ang kaniyang kahinaan? Or denial si Abraham ng todo? May mga charismatic churches na kahit opposite yung kanila nakikita, I declare it, I am strong. Kahit masakit na yung tiyan mo, I am strong. I mean, tingnan natin ang ginawa ni Abraham sa verse 19. Pinasinungalingan ba niya yung kanyang kahinaan? Hindi. Tiningnan niya ang kanyang kahinaan. Sabi sa verse 19, hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na sapagkat siya ay may 100 taon na noon at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. So hindi denial sa Abraham. Alam niya ang kanyang kahinaan, alam talaga niya na opposite ang kanyang kalagayan sa pangako ng Diyos.
He looked at his weaknesses. He looked at the problem. He looked at the difficulty. Gayon pa man, hindi siya nanghina. Pinalakas siya ng kaniyang pananampalataya. He was delivered from being weak. He considered his own body. Pero sa pagtingin niya sa kaniyang kahinaan, hindi siya nanghina sa kaniyang pananampalataya. Abraham spoke about his body. Sabi niya sa Panginoon, papaano ito? Ako ay matanda na at si Sarah ay matanda na rin. So, realistic si Abraham. Ang pananampalataya pala ay hindi itinatanggi ang katotohanan. Realistic ang pananampalataya. Hindi po tayo nagwi-wishful thinking. Hindi tayo escapist. Kundi tayo ay mga realists. Yung sinasabing, religion is the opium of the masses. May liberal scholar, Karl Marx, I believe. Religion is the opium of the masses. Dahil sa problema sa lipunan, na-invento ang religion para maibsan daw ang ating problema at ma-ignore. So, ang nag-invento ng religion ay yung mga capitalists. Religion is the opium of the masses. No, no, no. We are realists. We see the problem. What is our problem? In the sight of God, you have bad record in the sight of God. You violated the law of God. Kung bubuklatin ng Panginoon ang libro ng buhay mo, it's very filthy. And the wrath of God is revealed against heaven because of your sin. At hindi lang yan, kundi meron kang masamang puso. That's the problem. Look at your problem. That is faith. It doesn't deny reality. Abraham faced the facts as they were, at the very worst, because he was already dead. He considered his body as dead. Abraham reminded himself of his old age, and Sarah also. Pero hindi siya nanghina sa pananampalataya. Pinalakas siya ng pananampalataya. Bakit? Bakit po, mga kapatid? Sapagkat tiningnan ni Abraham ang katotohanan, pero hindi siya tumigil doon. Tiningnan ni Abraham ang problema, tiningnan niya ang difficulty, pero hindi siya tumigil doon. Tumingin siya pataas sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagpatuloy si Abraham sa pagtitig sa kanyang kahinaan. Hindi tumigil si Abraham sa pagtitig ng kanyang difficulties and obstacles. He looked at those difficulties, but having looked at those difficulties, he looked at something else. He looked at someone else. You're wrestling against sin. You're wrestling against bitterness, hatred. You are wrestling against pornography. You look at your weakness. How many times have you fallen and have you risen again? Fallen and risen again. You look at yourself. You do not deny the fact that you are weak. But look at someone else. The powerful God who delivered you from sin. Ponder anew what the Almighty can do. Now, in-illustrate ito. The trouble with unbelief, mga kapatid, mga kaibigan. Ang trouble ng unbelief is that it only looks at the difficulties. That's the trouble of unbelief. It only looks at the difficulties. Example, habang nakatitig si Pedro sa ating Panginoong Hesus, lumakad siya sa tubig, di po ba? Habang nakatitig siya sa ating Panginoong Hesus, but when he looked at the difficulty, he looked at the waves. Doon na nag-umpisang lumubog si Pedro. But as he was looking at the Lord Jesus Christ, notwithstanding the difficulty, he was able to walk on water. Now, kanino ka tumitingin ka, kapatid? You are wrestling against sin, battling with sin. Don't look at yourself. Look at what God is doing and look at what God can do. Now, you are burdened with your sin. How can you cleanse your own soul from all filthiness of sin? The answer is no, you can't do it. That's why look at your sin, but look at Jesus Christ. Siya na nangako na ang lahat ng kasalanan mo, kahit yan ay maitim na maitim, mapulang mapula, kayang paputiin na parang nieve. And so here is the principle. Faith looks at the problem.
straight in the face. But faith rises up above the problems. Now, ibalanse po natin dahil problema ito ng mga kapatiran natin. Pastor, may mga times na nagdududa ako ng problema. Hindi siguro totoo ang aking pananampalataya, Pastor, no? Dahil nagdududa ako, bakit meron pa akong pagdududa? Well, it's a complete fallacy na kung wala kang pagdududa, tunay na nananampalataya ka. No. Maraming mga taong hindi nagdududa pero hindi tunay na nananampalataya. Dahil hindi sila nagdududa pero mali naman ang batayan ng kanilang pinaniniwalaan. At kung babasahin ninyo ang Christian biographies ng mga church fathers natin, marami sa kanilang nag-testify na mula nung sila ay naging Christian hanggang sa kanilang kamatayan, inaatake sila palagi ng pagdududa. Eh kahit si John the Baptist, inatake ng pagdududa. That's why he asked kung si Kristo na ba talaga ang Mesiyas or maghihintay pa. Abraham was struck with doubt. Kaya nga nagkaroon si Ismael. Doon siya sumiping kay Hagar. Now, sino ba dito sa atin ang hindi inatake ng pagdududa? Ng doubt? Wala. What if all of these things are not true? What if the Bible is just a fairy tale? What if we are just duped by the carefully crafted system of Christianity? All these ages. What if hindi ito totoo? And you are willing to dismiss the Bible as hindi totoo, but what's the consequence? Many people reject the Bible because when they reject the Bible, they are now free to commit sin. They are now free to do whatever they want. That's the consequence. And when you look at the consequence, oh yes, the Bible is indeed true. People just have excuses because they want to go on sinning. Faith looks at the problems straight in the face and then rises up above them. Now, kung ikaw ay inaatake ng pagdududa, hindi ibig sabihin na wala kang pananampalataya. Kaya sinabi ni Mr. Browning, faith means unbelief kept quiet. Like the snake beneath Michael's foot. Ibig sabihin, lumalakad si Michael sa daan, mayroong snake na, pak, gaganon o, tataklaw na, pak, inaapakan ng paa ni Michael. Iyon ang pananampalataya. It means unbelief kept silent. Silent. Yung ahas na gustong tumaklaw, ang pananampalataya ay umaapak sa ahas. Doubt and unbelief. We reason, we argue, we stand on the promise of God. We take the Lord Jesus Christ as it is. May mga moments of doubt. But faith means silencing doubt, silencing unbelief. Abraham considered the difficulties. But faith is not weakened. Lord, hindi pa ako ay 100 at si Sarah ay 90. Baka pwedeng si Eliezer of Damascus na. I know, hindi si Eliezer of Damascus. Kundi yan ang gagaling talaga sa sinapupunan ni Sarah na asawa mo. So may mga moments of doubt. May mga moments of questioning. But still, faith stands on the promise. Abraham did not stagger in unbelief. Now, para sa mga kapatira natin o mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, nakita mo ba ang kahinaan mo na ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos? Nakita mo ba ang tunay na problema mo? Nakita mo ba na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo? Well, do not be disheartened. Kaya nga pumunta si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. And Jesus Christ succeeded in His mission of paying the complete remission at the cross of Calvary for all of my sin and your sin. If you will but believe in Him and repent of your sin, you will not perish. Jesus Christ will not cast you out if you will believe in Him. May the Holy Spirit put faith inside of you. Because God is the author and finisher of faith. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa mensahe ninyo sa umagang ito.
At hinihiling po namin ang bunga ng tunay na pananampalataya. At naway from time to time, evaluate namin ang pananampalataya. Kami ba ay humihingi ng ebidensya bago kami maniwala? That is not faith. Forgive us for our doubt and unbelief, O God. And help us to fix on your word. Fix our eyes on Jesus. Fix our eyes on your word of promise. That we will simply take you at your word, despite the opposite circumstance, opposite to the promise. Help us not to stagger in unbelief. At sa mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo, nawa ay tumingin sila kay Kristo para sa kanilang kaligtasan, kapatawaran. In Jesus' name we pray. Amen.